ay toto. Siya ay marumi at salbahing bata. At siya din ang pasimuno ng mga kaguluhan ng kanyang mga kaibigan. Minsan, si Toto ay nasa harap ng isang simbahan. Nag-iisip siya kung ano ang pwede niyang upang pwede niyang gawin upang ang mga tao ay magkagulo. Sila ay nasa simbahan na gagawa ko ng malaking ulok. Pipilitin ko manisin ang simbahan sa lugar na ito. Ano? Kaya ang gagawin ko. Kaya ang gagawin ko. Kaya ang gagawin ko. Oh, naman, maganda itong naisip ko. Gagawa ko ng bitak papunta sa simbahan. At sila mahuhulog sa bitak at sila ay masasaktan. Oh, mabuti na lang. Merong dito hukay. Oh, merong batang babae na papunta dito. Si ay bangin na bata. Mahal, mahal kita, bangin ako. Tingnan pala, bakit hindi mo pinakinggan ang payo ko? Ha? Anong payo? Hoy! Sinabi kong huwag ka nang pupunta sa simbahan. Oh, dahil ang simbahan ay lugar kung saan napitipon ang mga mamam ng panta. Hindi eh. Sino may sabi niyan? Hindi yan totoo. Alam ba? Kung gano'ng kasaya kung ikaw ay pupunta sa simbahan, kung ikaw pupunta sa simbahan at maniwala kay Jesus, ikaw ay makakapunta sa kaharian ng langit. Sinungaliw ka! Sinaulo mo! Walang langit! Walang langit! Toto, masakit! Pero Toto, mayroong kaharian ng langit! Hindi! Walang langit! Sinaulo ka! Mga kaibigan ko, di ba po may langit? Hindi po ba? Yeah! Ulitin ko sa'yo para Toto, di ba po may langit? Yeah! Narinig mo yung Toto, oh? Hindi! Hindi! Wala! Wala! Wala kailan walang langit! Wala! 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 Toto, alam mo ba? Kung saan pupunta ng asalbahang batang tulad mo pag sila ay namatay? Oo, oh, alam ko. Kung gano'n, sige nga, sabihin mo sa akin kung saan sila pupunta? Sa sementeryo. Hindi ko to. Pupunta sila sa impyerno. Impyerno? Nasaan ang impyerno? Walang lugar tulad ng impyerno. Totoo, meron. Merong impyerno. Mga bata, di ba merong impyerno? Totoo, pakinggan mo sabi nila, merong impyerno. Sige nga, anong isura ng impyerno? Yun ay napaka-init na lugar. Mainit na lugar, katulad ng hot spring? Hindi, hindi lang yun. Kasing init ng hot spring, kundi mas na init pa doon. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kainit sa impyerno. Tignan mo ako, ang init! Ang init! Ang init! Ang init! Ang init! Tulungan mo ako! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Anong nangyayari sa iyo? Kaliw ka ba? Paliw ka ba? Hindi, Toto. Hindi ako galing, Toto. Gusto mo lang ipakita sa iyo
sa'yo kung gaano kainit sa impyerno. Gusto kong magsimba ka mula ngayon at huwag ka na ang gagawa ng masama. Huwag mo akong bukusin. Huwag ka pupunta sa simba. Pagpupunta ka, sasaktan kita. Pag sinatan mo ako, marunusaan ka ng Diyos. Diyos? Nasaan siya? Walang Diyos. Pero Diyos. Walang Diyos. Meron na. Walang Diyos. Meron. Wala. Siya ang pinakasira ulong batang babae sa Pilipinas. Diba? Diba? Hindi lang ako ikay, isa rin sila. Walang Diyos! Walang Diyos! Hindi ikaw ay isa rin sila. Ay, may mapaparating. Kailangan kong magtago ako. Sino kaya ang laging gumagawa ng gulo sa mga batang nagsisimba? Mga bata, nakita ninyo ba si Toto? Kung gano'n, nasaan siya ngayon? Nasa itaas. O hindi? Nasaan siya? Nasaan siya ngayon? Nasaan siya? Lumabas ka, Toto! Lumabas ka! Anong pong nangyayari sa'yo, Bulo? Balita ko, sinaktan mo ang kaibigan mong nagpupunta sa simbahan. Hindi ba? Hindi po ako ang gumawa noon. Hindi ba, mga bata, gumawa pa si Toto ng ganyan? Hindi po, yun lang akong ginagawang anuman. Bakit ba palagi kang gumagawa ng gulo para sa iyong mga kaibigan? And alam ko pong mga salbahe ay ang mga makaibigang nagsisimba. Bakit mo naisip iyon? Ayaw nilang makipaglaro sa akin. Dahil palagi mo silang sinasaktan, Toto. Toto, tayo na sa simbahan at maniwala ka na kay Kristo. At makikipaglaro na sila sa iyo. Hindi po. Ayaw ko mapunta sa simbahan. Ayaw ko kay Jesus. Teka nga pala. Alam mo ba kung ano ang nasa iyong isipan? Alam ko po. Merong saging at tinapay. Ha? Bakit saging at tinapay? Iyon po ang kinain ko kaninang umaga. Hindi. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang nasa isip mo. Manalangin tayo sa Diyos para makita natin kung ano ang nasa iyong isipin. Sabihin mo, sundan mo ako, Ama, nasa langit. Diyos po nasa langit. Hindi, hindi. Ang Diyos ay hindi natin iyo. Siya ay ating Ama. Ako po. Ama, maraming salamat. Ama, maruming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Diyos. Maraming salamat, Diyos. Ipakita mo sa akin ang aking kaisipan. Ipakita mo sa akin ang isipan ng gulo nito. Hindi, hindi. Ang aking isipan. Malalaman natin ang iyong isipan. Ako po. Ngayon, bumilang ka mula 1 hanggang 10. Tapos, makikita natin kung ano ang nasa isip mo. Mga bata, ngayon bumilang tayo ng sabay-sabay mula 1 hanggang 10. 1, 2, Sino ka? Ako si Diablo ng katawan. Gusto ko
anak ng maraming mga matakaw. Ayoko sa iyo, pumadumayo ka. Halina ko sa iyo. Ikaw ay masama at salbahing bata. Gusto kong tumira sa puso mo. Hindi ayoko pumasok sa akin. Takot na takot ako. Anong ginagawa ko? Ano ba ito? Anong nangyayari sa'yo? Sino ka? Ako si Chablo na makipag-aaw. Gusto ko anak na may sakit. Friend! Ayaw ko sa'yo. Lumayo ka. Kalina ko sa'yo. Ikaw ay salbahing bata. Gusto kong tumira sa puso mo. Hindi ayaw ko pumasok sa akin. Takot na takot ako. Kung ano ang dapat kumain. Sino ka? Ako si Satanas. Nakatira ako sa iyong isipan. Ako si tatay mo. Bakit ka? Nakatira sa aking isipan. Ayaw ko sa iyo. Umayaw ka. Nasusuklaman kita. Umayaw ka. Mahal kita. Anak ko. Hindi kita mahal. Hindi ikaw ang tatay ko. Talaga? Ikaw ay anak ko. Ako ang ama ng kaluluwa. Mga anak, mahal ninyo ba ako? Hindi! Gustong-gusto mo ba sa akin? Hindi! Mahal ko kayo? Hindi! Talaga? Hindi? Bakit? Naniniwala ka ba kay Jesus? Ayoko sa kanya. Nakakatakot ah. Natatakot ako sa kanya. Dahil siya ang anak ng Diyos. Mahal mo ba si Jesus? Oo! Kung ganon, hindi kita mahal. Mahal ko si Toto. Talaga. Dahil hindi siya naniniwala kay Jesus. Balina ko sa'yo. Hindi kita mahal. Wala kayo. Naniniwala na ako kay Jesus. Ikaw ay sarbahing bata. Pagkakanulo sa akin, parurusahan kita. Arubayo ka, Satanas! Arubayo ka, Satanas! Arubayo ka! Sino bang pwede makipaglatas sa aking mga kasalanan? Alam mo, Doktor, totoo makikita sa akin. Matatawarin ka ni Jesus pagkat siya ang ating kalahatan. Siya ay napangyo at matay sa cross para sa ating mga kasalanan. Bakit ang anak ng Diyos ay namatay para sa akin? Dahil sa pag-ibig niya, Toto. Guro, nakamali ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Alam mo, Toto. Hindi na ako gagawin ng kasalanan muli. O sige, Toto. Talagayan, manalangin tayo. Jesus, ako ay nasalbahin bata. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Iligtas mo ako at pumasok ka sa ating isipan. Naniniwala ko sa'yo baka kailanman. Mula ngayon, pupunta na ako sa simbahan at naniniwala kay Jesus. Nagkamali ako. Toto. Sino po tayo? Ako si Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, bakit kayo namatay para sa akin? Dahil mahal kita, Toto. Kung ako pa ay maniwala sa'yo, pwede po ba akong maligtas? Oo. Ang sino mang sumama, sumasampalataya sa pangalan ko, siya ay pupunta sa kaharian ng langit. Panginoon Jesus,
Tanggapin po niyo ako at iligtas mo po ako. Ikaw na rin ay anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay gumaroon sa kariyan ng dami. Maraming pong salamat, Panginoon Jesus! Pagkatapos? Pagkatapos ng pangyayaring iyon, naging mabuting bata ng si Toto at pumunta na siya sa simbahan tuwing linggo. Mga bata, kailangan tayong maniwala kay Jesus upang tayo ay makabilang din sa kanyang mga anak. Pagpalain kayo na may kapal, marami pong salamat sa inyong lahat. Amen!